Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihan ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran, hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol, hindi sumasamba sa mga diyos-diyosa ng Israel, hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon, hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo. Palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya. Dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin, kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisinga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay. Mga Israelita, hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May kasabihan sa Israel noon, ang ama ang kumain ng maasim na ubas, ngunit ang ngipin ng anak ang nangilo. Ang ibig sabihin nito na ang resulta ng ginawa ng magulang ay mapupunta sa kanyang anak. Mahirap ang tao dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Ito yung paniniwala na sa karma. Na karma ang anak dahil sa magulang. Sabi ng Diyos na hindi ito magiging totoo. Kung sino ang nagkasala, siya ang magdurusa. Kung sino ang gumawa ng mabuti, siya ang gagantimpalaan. Mananagot ang bawat isa sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama. Kung ang tatay ay mabuti at sumusunod sa utos ng Diyos at tumutulong sa kapwa, siya ay pagpapalain ng Diyos. Kung ang anak niya ay masama, magdurusa ang anak at hindi siya nakakaiwas sa parusa kahit mabait ang kanyang ama. Ganun din kung masama ang magulang, parurusahan siya at hindi ang kanyang anak. Kaya ang panawagan ng Diyos, ang lahat ay magsisina. Hahatulan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Pero ayaw naman ang Diyos na humatol. Ayaw naman niyang magparusa. Kaya ang ganda ng panawagan niya, hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo
upang mabuhay. Maaari na may mga katangian tayo sa ating pagkatao na minana natin sa ating mga magulang, dala ng kanilang genes. May mga ugali din tayo na nakukuha natin sa ating mga magulang at may mga sakit din na galing sa kanila. Kaya may influence ang mga magulang natin sa atin. Pero ang ating paglapit sa Diyos at ang ating pananagutan sa Kanya, ito ay personal sa atin at hindi natin masisisi sa ating mga magulang. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin at binibigyan tayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya at mahalin Siya. Ito ay desisyon ng bawat isa sa atin. Totoo, magtulungan tayo na makilala ang Diyos. Kaya sisikapin ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak na mahalin ang Diyos. Pero ito'y hindi natin mapipilit sa kanila. Ang bawat isa ay magdesisyon na magpakabuti at mahalin ang Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Salamat sa mga taong binibigay mo upang ako ay hubugin, pero aking desisyon ang magpakabuti. Kaya buksan mo ang aking puso at ilapit mo ako sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.